kami sa Aldi. Yung Aldi is isa sa groceryhan dito. Mamimili kami ng pagkain para sa aming daily consumption kasi bukas duty na naman. Kakapagod. Favorite ko. Isa siyang hot cross buns. Tapos yung kalaman niya is apple at cinnamon. So we need some paper towels. Actually, isa sa mga struggle ko dito yung accent ng British English kasi nahihirapan ako nung una. Hindi ko maintindihan yung mga sinasabi nila kasi nga parang yung accent kasi is napaka-slang. At syempre tayo mga Filipino, sanay tayo sa American accent kasi nga sa elementary, high school, yun yung tinuturo sa akin. So, nang napadpad ako dito, na-shock ako. Nag-culture shock ako dito. Parang ang hirap pag-adjust. So, after 1 year, na-adapt ko naman yung culture nila dito, especially yung British accent, naiintindihan ko naman kahit papaano. So yung una kong trabaho dito ay waitress ng isang restaurant. Doon ako na yung nakipaghalubilo ka sa mga British, doon ko naiintindihan yung accent nila, tapos mababait naman sila actually. Fruits nila usually grapes, tapos meron din sila nito, plums, tapos meron din silang blackberry, may avocado, ano to, orange and mango, strawberry. Sa ibang EU countries, malaki sila dito. Kaso lang, mahal din naman yung bilihin. So, parang ganun din, tabla lang din. So, it says, yung sahod mo dito, aabot ng 100,000 peso plus. Pero yung expense mo naman, halimbawa yung apartment mo, aabot yan ng mga 30,000 pesos. So, may mga tax ka pa. So, yung una, yung dati, kasi nga, I worked in Dubai before, and I think it's like 3 years and 6 months ako nagtrabaho sa Dubai airport. At yung sahod ko, naalala ko, umabot siya ng 32,000 pesos monthly. Kaya ang saya-saya ko nung nakarating ako dito, kasi nga, wow, ang laki ng sahod ko, kasi umabot siya ng 4 times dito sa sahod ko sa Dubai. Pero after ng mga ilang months, parang na-realize ko na sometimes nagkaka-short ako. So, ganun din naman. May tax ako. Ang dami kong tax. May pension akong binabayaran dito. Tapos, tawag nito, may gasolina pa, pagkain pa, tapos apartment pa. So, parang ganun din. Pero nagpapasalamat pa rin ako kasi nga, may trabaho ako, of course. Tapos, nakakatulong ako sa family ko sa Pilipinas. At may mga kaunting project na rin. Halimbawa, may inuhulugan kaming lupa para in the future makapagtayo ng bahay. So, napakalamig talaga dito as in. Ito yung
view ng lugar namin kung saan ako kami nakatira. Nandito na kami sa apartment. Share ko lang sa inyo kasi sinasabi ng iba na kapag nakapagpangasawa ng ibang lahi, eh, mayaman na. Pero yung totoo, hindi naman. Kasi kami, mga Filipina na nakapagpangasawa ng ibang lahi, nagtatrabaho din naman kami kasi hindi naman kami dependent sa mga husband namin. At sayang din yung opportunity dito kasi nga, may skills naman ako or kami, kaya gamitin na lang din natin, di ba? By the way guys, kung may mga tanong kayo how I got my visa here in UK, so mag-comment lang kayo below at sasagutin ko yung mga katanungan ninyo, or once na nakarating kayo ng UK, ano yung mga papers na kailangan ninyo, kasi nga once na makarating kayo dito, kukuha kayo ng insurance number, tapos kukuha kayo ng residence card. So kung papaano yan, alam ko yan, kaya pwede kayong magtanong sa akin. Just comment below and please don't forget to subscribe. Thank you!